Kaswal na nakikinig lamang si Morgana ng balita sa kwarto niya nang araw na yon nang sa ganun ay maging updated pa rin siya sa mga mangyayaring balita sa kahit na anong may kinalaman sa business nila. Ngunit nang papikit ng mga mata niya dahil sa antok, ganun na lamang pagtataka niya nang marinig sa balita ang pangalan ni Arthur. Nalilingto sa babae na kababata raw nito. Sa pagbabalik nito sa bansa, umingay ang pangalan ng nasabing babae matapos na makita sa isang hotel na kasama si Arthur at ang kababata raw nito na si Zainab. Nang mga sandaling iyon, tila may kung anong sumipa sa kanyang dibdib matapos maalalang hindi nga pala umuwi kagabi si Arthur. Nagpaalam pa ito sa kanya na aalis, kunit dahil sa kanilang tampuhan ay hindi niya pinansin ang binata at hinayaan itong makaalis ng bahay. Dumagdag pa sa insecurities na nararamdaman niya nang malaman ang mga achievement na nagawa sa matagal na panahon ng nasabing doktor sa loob at labas ng bansa. "This is all wrong," mahina niyang sambit. "I've never felt like this to Douglas." Naalala niya kung paano niya pabayaan parati si Douglas na gawin ang lahat ng gusto. Kaya nga, dahil sa pagiging sobrang luwag niya, nagagawa nitong magloko anumang oras na naisin. Hulog na talaga ako sa kanya. Hindi niya maiwasang aminin sa sarili. Matapos ng lahat ng pagdududang nararamdaman niya. "What should I do with us, Arthur?" Tanong niya sa binata na may pag-aalala. Para namang sasagot siya. Mahina niyang sambit, isiping maaring kasama pa rin ito si Zainab. Natatakot siya na isang araw ay maglalaho ang pagtingin nito sa kanya habang unti-unti nitong nakikilalang totoong ugali niya. Pinagsisisihan niya rin ang pansamantalang pagtira sa sariling bubong kasamang binata lalo na ngayong wala siyang ibang mapupuntahan kapag may pagkakalabuan silang dalawa. "Miss Morgana, kakain na po!" Pagtawag sa kanya ng katulong matapos na kumatok sa pinto ng kwarto niya. "Sige po manang, lalabas na po ako." Pagsagot niya pa rito matapos na patayin ang telebisyon nang may pagmamadali. Naroon na kaagad ang mama ni Arthur na hinihintay siya na daluhan ito sa lamesa bago sila magsimulang kumain. Saglit ang naging pagdarasal nila sa hapag bago magsimula itong kumain. "About my son, I'm sorry if it's like this." Puno na sinserong sambit ni Vicky. "It's just that he's fond of his work." Hindi niya namalayan ang oras na lumipas na dahil sa pagiging abala niya sa buhay. Hindi niya maiwasang huwag mahiya sa tinura nito dahil kahit siya ay ganun din naman ang ginagawa, binubuhos niya lahat sa trabaho para din gawin yung paraan upang makatakas sa kanyang problema. "Bakit hindi mo pa pala ginagalaw ang pagkain mo, iha?" Tanong ng ginang na may pag-aalala. "Ano po? Sasabayan mong anak ko? Ngunit dahil nahihiya ka ng tumanggi kaya nakipag-usap ka na lang sa akin dito?" Bahagi ang naging pagtugon niya ng nahihiya. "You don't have to. Naintindihan ko, iha." Nakangiti nitong sambit. "You can tell all your likes and dislikes. Para kung sakali mauto na kitang manatili dito sa bahay, pwede naman kitang singilin na lang ng renta, pati na rin ang ilaw at kuryente." Natawa ito sa binitawang biro ng ginang. Bago nito pinagpatuloy ang pagkain, nang matapos na kumain si Vicky, sinabi niya sa mga katulong na takpan na lamang ang mga pagkain. Nang sa ganun ay iinitin niya na lamang kapag dumating ang binata. Sa sala niya piniling maghintay, ngunit ang minuto'y naging oras hanggang sa hindi niya maulinagan. Ang mga sumunod na paghihintay niya matapos na makatulog. "Bakit dito natulog si Morgana manang?" Yun ang naging bungad ni Arthur nang makarating to sa sala. Kahit nasa malayo ay naamoy niyang pamilyar na pabango nito. Imbis na magmulat ng mga mata dahil sa kanyang naulinagan, pinili ni Morgana na magpanggap na tulog. Sinigurado niya rin na hindi siya magmumulat ng mga mata upang hindi siya nito mahalata. "Ay, ano ho sir?" Kinakabahang sambit ng katulong. "Sabi niya raw nahihintayin niya kayo para sabay po kayong kakain. Hindi ko rin po akalain na makakatulog po si Miss Morgana dyan." Maaring saglit na ibinaling ng binata sa kanyang atensyon kaya hindi ka agad ito sumagot. "May ipag-uutos po ba kayo, sir?" "Wala na humanang. Thank you for today." "Sir?" Gulat na tanong ng katulong. "I said salamat, manang." Maaring nagulat pa rin ang katulong, ngunit katulad niya, pinili lamang itong maging kalmado para sa dominanteng amo. "Sige po, manang." Nang umalis ang matanda, may sipinikit ni Morgana ang mga mata.
Ngunit yun ang pagkakamali niya dahil ganun na lamang ang gulat niya nang buhatin siya ng binata patungo sa kwarto niya. Hindi siya nito maaaring mahuli, nagpapanggap lang natulog. Nang mailapag siya ng binata sa kama, kasama naman nun yung pagtunog ng phone ni Arthur. Nang sagutin nito ang tawag, heto na naman ang pakiramdam ni Morgana na hindi maipaliwanag. "Yes, Zainab. I'll be there. Just give me a minute." Sagot ng binata sa kausap nito sa kabilang linya. Kung hindi siya nagkakamali, ang babaeng tinawag nito ay isa sa babaeng nakita niya sa telebisyon. Dahil na rin sa pangalang ibinigay. Gusto niyang tawagin ang binata ng mga sandaling iyon matapos adampian ng halikang kanyang noo. Ngunit pinigilan niya sarili sa pagtawag dito. Kaya ganun na lamang din ang pagsisisi niya nang tuluyang umalis ito ng walang kamaling-malay sa nararamdaman niya ng sandaling iyon. "What do I gain with this proposal of yours? You're asking me as if you'll gain nothing." Humiling sabit ni Zainab. "It's about his mind games." Ganun ang basehan ng madalas na pakipag-usap ni Zainab sa kanyang dating nobyo at kababata na si Arthur. Katulad nito, sa ibang bansa rin siya nag-aral. Dahil high school romance ang relasyon na nangyari sa kanila ni Arthur, masasabi niyang isa yun sa mga memorya. Nababaunin niya hanggang sa tumanda. "How stupid are we?" Hindi niya napigil ang sambit sa binata kasabi ng kanyang pag-iling. Naalala niyo pang mga panahong handa nilang ibigay ang lahat para sa isa't isa, nang walang hinihiling kapalit para lang pareho nilang makuha ang mga naisin. Ngunit nasan ng dating sila? Nasan ang tilang mga paru-parong nararamdaman niya sa tuwing makikita to? Si Arthur ang pinaka-snoberong lalaki na kilala niya, ngunit para sa kanya ay nabago yung lahat kapag sila lamang dalawa, kaya masasabi niyang napakaswerte niya. May babalik pa kaya ang dating samahan nila? Hindi niya alam. Kasalanan niya dahil siya naman itong nang iwan ang piliin niyang pangarap niya. Ngunit kailangan niya yung gawin. Sa ganong paraan lamang sila naaangat ng dalawa. "Just like before, I don't want to restrain you from anything." "Really?" May kasamang panunuyang maging pagtatanong ng binata. "You want me to be with you in every gathering 24/7. And you're claiming you don't want to strain me. Are you still in love with me, Arthur?" Nakangiti niyang tanong sa binata. Sumama ang expression ng mukha nito habang hindi inalis ang tingin sa kanya. "What did you think, Zainab?" Balik tanong na binata sa kanya. Sa pagkakataong iyon, ang mukha niya naman ang tumabang. Ngayon niya nasisigurado na kahit wala namang pinagbago sa binata ay tila ba, napakalaki. At ang nakikita niya sa pakikitungo nito sa kanya, kasalanan niya naman siyang dahilan kung bakit ganitong asta nito. "I need some funds for this project of mine, Arthur. Also, you will be my escort to every gathering so I can cater more people to this project. They have the trust in you that I can't provide to them." "It's too much from what I'm asked, Arthur." "Really?" Balik tanong niya rito. "I can't see it that way." Hindi si Arthur ang uri ng taong hihingi ng pabor. Ganon kataas ang pride na meron ng binata. Kaya ganon na lamang din ang gulat niya na makilalang babaeng dahilan ng lahat ng iyon. "I just want my name to be known in this country, Arthur. This fund will be needed for the hospital project that I'm dreaming of." Nakatingin lang ito sa kanya habang patuloy ang paggalaw ng panga ng binata. Hindi niya napigilan ang sarili. Lumapit pa siya ng gusto kay Arthur. Hinawakan niya ang pisngi nito kasabay ng masuyong haplos doon. Natinanggal naman kaagad ni Arthur. "Are you trying to end my patience?" Tanong nito sa kanya. "Be mindful of what you're doing, Zainab. I don't want any gossip." Pero yun ang kailangan niya. Mas maraming chismis, mas maraming oportunidad na lumaki ang perang may ipon niya. "You like it when I'm doing my job, Arthur." Pangungumbinsin niya pa rin dito. "Even the application you'll develop together with Morgana, I want that to be an asset to our hospital. I'm saying this is a business-minded too, not as a doctor." Alam niyang hindi umiimik si Arthur, ngunit makikita dito na nag-iisip ito ng mabuti sa susunod na hakbang na gagawin. Ganito magkalkulang binata na hindi niya pa rin nakakalimutan hanggang ngayon. Lahat ng posibilidad ay titingnan nito bago gumawa ng susunod na hakbang. "You don't have to answer immediately, Arthur. I'm not in a hurry." Nagsisinungaling siya. Ang totoo'y kailangan niya na kagad ang sagot nito nang sa ganoon ay alam niya na susunod na gagawin. Hindi niya na ngayon ganun kadaling mabasa si Arthur kaya tagilid ang mga planong inilatag niya. Makikita ang matinding pagkainis kay Crystal nang makita niya sa isang pribadong restaurant
si Arthur at ang babaeng doktora na nauugnay dito. Gusto niyang sugurin ang mga ito nang makitang ganun na lamang ang pagiging malapit ng dalawa. Kahit nakasimangot si Arthur, hinahayaan itong doktora na mas lumapit pa na kay Ellen man ay hindi niya magawa. Hindi niya pa nga natatanggal ang tinik na si Morgana sa buhay niya. Ngunit may isa na namang nariyan upang maging kaagaw niya sa binata. Akala ko ba hindi ka obsessed sa kanya? Natatawang tanong ni Corinne sa kanya. Shut up, will you? Galit niyang sagot dito. Nang makilala niya si Arthur, ang bawat paghindi nitong nagbibigay sa kanya ng iba yung kagustuhan na masabulin pa to. Hindi siya tumitigil dahil alam niyang walang nakakahindi sa mga kagustuhan niya. Kahit na sino pa yon. Mali yata tayo ng binantayan, umiiling na sambit ni Corinne. Look at them. Arthur won't allow Morgana to be sweet like this. Wala kasi siyang sabit. May punto to. Kahit saan niya tingnan, si Sinab ang may pinakamalaking banta na nakikita niya. Sa isiping yun, hindi niya maiwasang maikuyom ang kamao. Ibinaba niya ng hustong sarili para lamang mahila niya ng husto si Morgana. Ngunit nawala na lahat ng saysay dahil sa mga pinapakita ngayon ng binata. What will you do now? Nakangising tanong ni Corinne. Nang mga sandaling iyon, tamang-tama naman na tumayo si Zainab upang magbanyo kaya walang pagdadalawang isip na mabilis ang naging pagsunod niya rito. The cheap girl is here! Yun kagad ang naging sambit ni Corinne nang makalabas sa banyo si Zainab. Parang wala namang narinig ang doktor at nagpatuloy ang paghuhugas ng kamay nang hindi sila pinapansin. Ngunit nang matapos to sa paghuhugas, ganun na lamang ang pagharang ni Corinne dito. Kinakausap pa kita, kihog mo kong tatalikuran. Haven't you learned your lesson? Tanong ni Zainab sa kaibigan niya. Itali mo ng mabuti tong kaibigan mo. Hindi lahat ng pasyente ay naagapan sa kagat ng aso. Pareho silang napamaang ni Corinne dahil sa sinabi ng doktora. Hindi niya akalain na ganito pala katabil ang dila nito. Marami akong prioridad sa buhay. Hindi kayo kasama doon. Bye! Sabi pa nito bago magtuloy-tuloy sa pag-alis. Mukhang mas mahirap talagang kalaban ng isang yun. Hindi niya magawang kumontra sa sinabi ni Corinne dahil yun din ang nakikita niya. Galingan mo pa! Sabi ni Corinne sa kanya bago ito lumabas ng banyo. Hapon na nang makarating si Morgana sa ospital para sa follow-up test na gagawin sa kapatid bago ito madala sa ibang bansa. Hindi naging ganong kadali dahil na rin sa mga nangyaring komplikasyon sa kapatid niya nung nakarang buwan. Ipinapanalangin niya na magiging maayos na ang lagay nito nang magtuloy-tuloy na ang pagpapagaling nito sa ibang bansa. Hiling niya rin na dahil sa mga advanced na teknolohiya doon ay magkaroon ng kasagutan kung bakit hindi ito pa rin ay nagigising pagkatapos ng matagal na pagkakaratay. Yes po, kailangan na merong isang doktor na tututok sa kalagay na kapatid ninyo. Siya ang kasama kapag dinala siya sa ibang bansa. Pangungumpirma na kausap niya. Ganun po ba? Hindi po yun magiging ganun kadali dahil na rin sa sensitive case ng kapatid niyo. Kung sa binipisyo lang ho, makikinabang po ang kapatid niyo kapag nadala siya doon dahil specialty nila. Ang transportation pong inaalala namin. Bahagi ang naging pagtango ni Morgana. Kung hindi siya susugal, hindi niya alam ang magiging bunga ng lahat ng ito. Kapag naka-oo na po ang doktor na sasama sa kapatid ko, please let me know po. Noted, miss. Matapos ang usapang iyon, dumiretso naman si Morgana sa kwarto ng kanyang kapatid. Ngunit nasa pasilyo pa lamang siya ng daan, patungo sa kwarto nito'y naroon ng nanay niya at mukhang hinihintay ang pagdating niya. Ipagpapatuloy na lang sanang muli ni Morgana ang paglalakad na parang hindi nakita ito, ngunit heto na naman ang matabil na dila ng nanay niya na hindi mapigilan sa pagkuda. Anong napapala niyang pag-aambisyon mo? Galit na tanong ito. Sa taas mong mangarap, siguradong malakas din ang pagbagsak mo. Naikuyom ni Morgana ang kamay niya. Yun pa lamang ang sinasabi nito pero alam niya nang tinutumbok na usapan nila. Maganda yung Zainab. Mukhang edukada at may alta sa pamilya. Eh, ikaw? May kasamang panghamak na tanong nito sabay tingin sa kanya ng mama niya mula ulo hanggang paa. Kung ang dating siya na balat sibuyas ang hinahamak nito, maaaring umiyak na ngayon si Morgana. Ngunit dahil sa mga pinagdaanan niya sa buhay na nagpatibay na sa kanya, hindi niya na makita ang sarili na basta na lamang umiiyak. May sasabihin pa ho ba kayo, Nay? Tanong niya rito.
Ganun lamang ang pag-awang ng bibig ni Mildred dahil sa pag-ignora niya ng mga sinabi nito. Kung wala na ho, aalis na ako. Magandang araw, Nay. Hindi magiging kayo. Pipiliin niya rin ang babaeng walang sabet at kapag nangyari yon, huwag kang tatakbo para sabihin tama ako. Matapos ng binitawang salita ng ina, nagpatuloy si Morgana sa paglalakad nang hindi na ito muling nilingon pa kahit naging paulit-ulit na ang naging pagtawag sa kanya ng ina. Ganito na palang buhay ko ngayon, sabi niya habang nakatingala sa kalangitan kung saan tanaw niya ang lahat. Napakapait na pagkakangiti niya ng mga sandaling iyon dahil kahit ang kalangitan ay tila nakikisimpat siya sa nararamdaman niya. Hindi na dapat ako nasasaktan. Dapat alam ko nang magbingi-bingihan ngunit bakit napakahirap. Ganyan daw po talaga ang life. Sagot na kung sino sa kanya, kaagad namang hinanap ni Morgana kung saan nanggagaling ang boses at ganun na lamang pagtataka niya na nang makita na isang batang mahigit kumulang nasa 7 taong ng buhay. May mga siniswerte ngunit may minamalas din. Ako po, alam kong maswerte ako kasi hindi ako pinabayaan ng mama ko. Kahit nihirapan siyang alagaan ako, hindi pa rin siya bumibitaw. Pero wala po akong kaibigan. Walang may gustong makipagkaibigan sa katulad ko. Saka lamang napagmasdang mabuti ni Morgana ang bata. Maputla ito at mukhang nangihina. Wala po nakikipaglaro sa akin kapag hindi binayaran nila yaya. Mahina raw po kasi ako at madaling mapapagod. Lagot daw sila kay Papa kapag may nangyari sa akin. Ganun ba? Malungkot po sa totoo lang. Pero sabi ni Mama, life must go on. Yung mga problema katulad ng kalsada, dadaanan lang daw po. Darating din daw pong oras na mawawala ang lubak at na mapapabilis sa masayang biyahe. Ang mahalaga naman daw po kasi, yung mga kasama mo sa biyahe, hindi nagpaiwan kasi walang tiwala sa'yo. Gulat na nakikinig lamang si Morgana dito kaya hindi siya kaagad nakapagsalita. Sige po, babalik na rin po ako sa kwarto ko. Ha? Nagugulat niya pa rin sambit. Ah, sige. Saka lamang siya tumangunoong huli nang makaalis ang bata, inalala niya mga sinabi nito. Sa murang edad ay nakuha nitong maging positibo sa buhay sa kabila ng sakit na pagdaanan. Hindi niya alam kung gaano siya katagal sa ganoong posisyon kaya ganoon na lamang pagtataka niya nang makarinig ng malakas na pagsigaw. May nangihingi ng saklolo at hindi niya alam kung bakit. Ngunit dahil nakagawian niya na makialam ng walang kadaladala, mabilis ang naging pagpunta niya sa komisyon ng ingay. Ganun na lamang ang pagtataka niya ng batang kausap kanina ay pilit na isinasakay na kung sino sa sasakyan. Nalalaban ito ngunit dahil sa murat maliit na katawan ni tinatanga ito. Sa pagkataranta ni Morgana, hindi na siya nakapag-isip at dali-dali naging panglapit sa mga to. Saan niyo dadali ng bata? Tanong niya sa dalawang lalaki na may takipamukha. Anak ako ng mayor ate, kalaban po sila ng papa ko, sabi pa ng bata. Ganun na lamang ang malalim na paglunok ni Morgana nang makitang patalim na dahan-dahang nilalabas ng mga to. Dali-dali naman ang pagtataas niya ng kamay habang kinukwestiyon ng sarili sa gulo na papasukin na naman. Ang pinagtataka niya, walang kasama na bodyguard ang bata. Tinakasan ba nito ang bantay? Tulong! Tulong! Mabilis niyang sigaw kasabay ng bahagyang paglayo sa mga to. Malaking pakinabang sa kanya na walang baril ang mga ito at patalim lamang. Dahil sa naging pagsigaw niya, dali-dali naging pagtakbo ng dalawa patungo sa sasakyan para tumakas na kasamang bata na sa pilitan nilang ipinapasok sa loob. Dito! Bilisan niyo! Sambit muli ni Morgana na makita mga bodyguard na paparating na. Nang mapaandar nilang sasakyan, tamang-tama rin na humarang ang isang mamahaling sasakyan sa daraanan ng mga to na naging dahilan ng mabilis nilang pagpreno. Dahil sa naging aksyon na nakasasakyang humarang, mabilis na napigilan ng mga bodyguard ng bata ang tangkang pagdukot. Mula sa sasakyang humarang sa daanan ng mga to ay bumaba ang babaeng nakasuot ng puti. Isang doktor ito at hindi siya maaaring magkamali. Saan niyo dadali ng pasyente ko? Galit na tanong nito. Nasa ganong posisyon naman si Morgana nang tawagan niyang mga pulis. Kaagad namang naibaba nilang bata sa sasakyan na hindi man lang umiyak o nataranta. Mabilis din kaagad ang naging pagyakap nito sa bodyguard na nagligtas ng buhay nito. Dali-dali ding napatumba ng mga bodyguard ng batang dalawang kidnapper kaya walang nangyaring komisyon doon.
Matapos tawagan ng mga pulis, saka lamang nagbigay atensyon si Morgana sa doktor na nasa kanyang harapan. Binati siya nito ng malapad ang ngiti na naging dahilan para unti-unti niya itong makilala. Zainab? Mahina niya sabit sa pangalan ng doktora. Ngayon niya napagtanto kung gaano kabuti ang puso ng babae. Nangyakapin siya nito ng labis ng ikinagulat. Paulit-ulit din ang naging pasasalamat nito dahil sa pagligtas sa pasyente nito. Matagal ang naging pakikipag-usap sa kanya ni Zainab nang makakilala sila ng aksidente. May mga ibinahagi ito sa kanya na naging dahilan upang makilala niya ito ng lubusan. Nang bumalik sa bansa, dito nito piniling magtrabaho ng pansamantala dahil na rin sa isang pasyenteng kailangan itong tutukan ng mabuti. Nasa ganoong pag-uusap din sila na magkwento to ng tungkol sa bidding na gaganapin. Makakatulong daw ang pagtitipon na yon upang makalikom to ng pondo na magagamit sa pagpapatayo ng hospital. Habang tumatagal ang kanilang usapan at nakikilala niya ito, lalong nalilit si Morgana sa sarili niya. Tila ba'y sinasampal siya ng mundo sa katotohanan ito ang nararapat kay Arthur at hindi siya. Ano bang laban niya sa babae? Narito ng lahat. Habang siya'y heto at mukhang kulelat. Napakabilis ng sumpa ng nanay. Mahina niyang bulong sa sarili. Hindi niya rin alam kung bakit nandito siya ngayon at pinaunlakan ang imbitasyon nito, lalo pat ang naturang bidding na yun ay para lamang sa mga may sinabing tao. Sa kabila ng pagkailang, pilit pa rin makibagay si Morgana sa mga naroon upang makakuha ng atensyon. Wala rin siyang kakilala kaya naman nanatili lamang siya sa isang sulok kung saan hindi napapansin na nakakarami, katulad ng dati niyang ginagawa. Nasaksihan niya kung gaano kayaman ang mga naroon, lalo na maglabas ng pera na hindi kumukurap ang kanilang mga mata. So, they call it their pastime. Umili niya sambit bago inumin ng alak na nasa loob ng kanyang kopita. Katulad ng inaasahan niyang makita, naging mabilis ang bidding na naging dahilan para makaipon ng pera na gagamitin sa pagpapatay ng hospital. Habang nag-oobserba sa paligid kung ano-ano ang tungkol kay Zainab ang kanyang naririnig. Lalo na sa mga kabutihang pinapakita nito sa nakakarami. Ngunit hindi siya tagpong iyon naiinggit kung hindi sa rason kaya makiharap ni Arthur. Sa iba't ibang tao nang si Zainab ang kasama na kailanman hindi niya naranasan na mangyari. Dahil na rin sa komplikadong relasyon na meron sila. Maybe I'm just assuming with the lies to believe that we can be together. Yun ang naging turan niya habang tila pinapakaramdaman niyang nagkandapira-piras ang puso niya habang nakatingin sa mga to. Hindi naman nakangiti si Arthur. Hindi rin ito nililingon ng babae kahit na makailang ulit na kinuha ni Zainab ang atensyon nito. Dahil si Arthur ang date nito ng gabing iyon, kaya walang magawang binata kung hindi makisama. If you're happy with her, I'll set you free. Kung sakaling sabihin sa kanya ni Arthur na walang sila, hindi niya alam kung anong sakit ang madudulot nun sa kanya. Maaring hindi niya rin kayanin. Ngunit kung doon na magiging masayang binata, handa niya itong palayain dahil sa mga kabutihang binigay nito sa kanya. Ganon niya kamahalang binata na kaya niyang magpaubaya para dito. Bago pa siya talunin ang kanyang nararamdaman, nagpunta na lamang si Morgana sa banyo para na rin makausap ang kanyang assistant na si Marlene. Ngunit bakit sa dinami-dami ng taong pwede niya makadaupang palo doon? Bakit si Crystal pa? Bago pa man magbukas ng usapan ng babae sa kanya, kaagad niya itong pinahinto sa pagsasalita. Naikinagulat nito ngunit hindi pinansin ni Morgana. Inilagay niya lamang ang earpod sa kanyang tenga upang kausapin si Marlene. Makikita sa pagkamaang ng bibig ni Crystal na hindi nito nagustuhan ang naging turing niya rito, ngunit walang pakialam si Morgana. Alam niya naman na walang mga kwentang salita lamang ang lalabas sa bibig ng babae. Yes, Marlene, I want you to run the test. If there's an error, tell me immediately, okay? Anything else, Miss Morgana? Umuwi ka na ng maaga kapag tapos ka na. Totoo po ba? Halata ang gulat sa boses ni Marlene na magtanong sa kanya. Kailan pa ba ako nagsinungaling, Marlene? Hindi nga kayo nagsisinungaling pero workaholic naman kaya po nagulat ako. Umiling na naman siya sa naging pag-amin nito. Matagal din ang pag-uusap nila ni Marlene bago siya lumabas ng banyo. Sa paglabas niya ng banyo, hindi inaasahan ni Morgana ang tagpong makikita doon. Ganun na lamang ang gulat niya nang makita kung paano sampalin ng pagkalakas-lakas ni Crystal si Zainab. Hindi pa ito nakontento at malakas na hinilang buhok ng babae. Dahil sa paghihilang yun, inawala ng balansang doktora na naging dahilan ng pagtama ng ulo nito sa sink ng lababo.
Kahit si Crystal ay nagulat sa ginawa lalo na makita nitong dugo ng doktora na unti-unting kumakalat sa sahig. What have you done? Gulat niyang tanong na hindi makapaniwala. Hindi niya naririnig kaninang mga nangyayari sa labas dahil sa kanyang noise cancellation sa earpods. Ngunit sa naabutan niyang tagpo, alam niyang matindi ang away na namagitan sa mga to. Crystal? Gulat niyang tanong dito. Dali-dali naman ang paglayo ni Crystal sa doktora. Ngunit ang pagsigaw nito ng malakas upang makahingi ng tulong at ibintang sa kanya, ang nangyaring labis na nagpakaba sa kanya. Lalo na't nakapukul na ngayon sa kanyang atensyon ng lahat matapos sa tawagin ni Crystal. She pushed the doktora, sabi pa nito. Tell it to the police! Dahil sa binitawan nitong salita, ilalang tumindi ang kabang nararamdaman ni Morgana. May plano ba ang babae na ipakulong siya? Ano ang mangyayari ngayon na pagbintangan siya sa kasalanang hindi niya ginawa? Makiligtas kaya si Zainab sa ginawang masama ni Crystal sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.